Okay. Magandang-magandang hapon, mga kaibigan. Welcome po dito sa ating palatuntunang In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne. At syempre, nandito aking partner, Lito Gagni. Hi, partner! Hi, partner Maru! Magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta ka na? Thank God, it's Friday na ngayon. Yes, oo. Ang bilis talaga ng panahon. Matatapos na ang July. Mag-Agosto na. GCQ pa rin kaya tayo, partner, by August. Baka, kasi remember yung sa Labotas, from July 16 to bali 1 week, meron din ang hard lockdown doon sa ibang lugar. Tapos ngayon, tumataas, imagine 70,000 na yung na-COVID. Eh baka by August, baka by 15 August, 100,000 na yung COVID. Grabe. Kasi nga nagkaroon ng, hindi natin masabi ha, pero marami ang nakakausap natin, nagkaroon ng maling estratehiya yung gobyerno. Ano ang mali kaya, partner? Ano sa tingin mo ang naging pagkakamali ng pamahalaan dyan? Nila yung mga companies na mag-umpisa ng negosyo nila. Walang transportation. Tapos yung posibleng transportation na magkaangkas yung mag-asawa o yung magkapatid o yung mag-ina, pinagbawal, solo lang. Ibig sabihin yung ganun na patakarang kita-kita na mali eh. Kasi paano mo sasabihin na sila yung magkakahawaan? Eh talaga magkasama naman sila, di ba? And so, then may mga hindi na pag-isipan ano? Oo. Hindi, ibig sabihin kahit na nung alam na nilang mali. Oo. Tinuloy pa nila na ayaw nilang pagbigyan yung clamor. There was a loud clamor from the community na why should this be so? If the government does not want transmission to occur when there is katabi sa likod sa motorsiklo, eh mag-asawa yun eh. Iba talaga naman talagang nagmagkasama sila dahil kung ano, di magkakaroon sila ng COVID, di ba? Nagtagal, nakasiguro isang buwan ata na pinabayaan nilang wala yun. And then sa kanila nila pinabayaan. Ito, tapos ngayon, ito naman ngayon. Meron na nga inalaw nila, naglagay sila ng harang. Eh yung harang dumudulas. Kasi nagkaroon ng extra inches na medyo mahirap kang sumabit eh. Eh baka nga kumita lang yung mga gumawa ng harang na yon. Sana nga hindi naman. Sana nga hindi. Kasi alam mo naman ako, partner, I believe, yung philosophy na ano, I believe that man is by nature good. We are innately good. Eh, yun lang environment ang nagpa... Ewan ko. Pero, anong palagay mo dito sa home quarantine at saka yung pagpapastay at home sa mga tao? Nakatulong ba ito talaga o naging worse for our economy? Kasi bigla huminto lahat eh. Tapos lahat eh, pinatigil muna sa bahay ng napakatagal. Naging worse nga. Actually, alam mo, kung magbabasa, nagbasa lang sila, there were certain scientists who were saying, ang ganda nung sinasabi nila. Yung ginagawa nila, sinasabi nila, 4-day na work ka, 10 days kang nasa bahay. So may palitan. So lahat ng kanilang empleyado makakapagtrabaho ng 4 days. Tapos sunod naman 4 days, tapos stay. Kasi yung first 4 days, pwede asymptomatic ka pa at hindi pa matindi yung tama mo. So 10 days siya nasa bahay, malalaman kung matindi yung sitwasyon, tinamaan ka, di hindi ka napapasok, di ba? Tapos yung ekonomiya naman napaandar. Kasi nga merong mga tumitingin sa iyong negosyo eh. Merong yung manufacturing plant mo is humming. There is activity going on. At saka
Oo. Ako naman, ang sa tingin ko, dapat yung mga trabaho na pwedeng i-keep naman muna nila yung kanilang mga workers sa kanilang mga opisina, sana binigyan muna sila ng parang mga pwedeng pagstayan muna, no, dun sa opisina. Eh, dapat yung muna ang ginawa, no, hindi muna pinauuwi yung mga tao at pinanatili muna doon sa opisina o doon sa factory para tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Tama. Diba? Yun ang dapat na pinag-isipan noong una, yung quarters para doon sa mga magtatrabaho. At saka Yan. yung sa construction nga, partner, di ba? Sabi nga natin, Oh, di ba sa construction bakit sabi ko? naman sila pinahinto samantalang nandun din lang naman sila sa isang Pinahinto lugar? nga eh, Oo. samantalang ano, di ba pinahinto sila, samantalang pwede naman dahil social distancing naman, magkakalayo sila. Let's say, you are, may construction na pinuput up na, let's say, condo, mataas na building. Oh, tapos doon na rin at matutulog yung mga trabahador, edi meron silang kinikita para sa kanilang pamilya. Yun ang problema, yung nawalan. Bigla eh. Zero. And then, Parang walang pong posibilidad na magkaroon ka dahil nga wala namang transportation. Yan mga mali nga talaga. Pero, Ano yun? Masyado ba tayong natakot dito sa COVID na tuloy hindi tayo nakapag-isip ng malinaw tungkol sa hindi, mga dapat na hakbangin? yan ang mahirap eh. When you Oo. are gripped with With fear. a new when your emotion takes charge and then you are not able to, get away from the problem and look at it from a different vantage point. Na-overwhelm ka doon sa tinitingnan mo, eh pwede namang kung titingnan mo ulit, yung pababayaan mo lang yung iyong utak na gumana, pwede yun eh. Kasi halimbawa, when you are confronted with a big problem, halimbawa ako, when I want to write, and I cannot start the story, ang gawin mo, you do another thing. Kasi when that happens, the brain rewires it. And then, after you go back, after, let's say, 30 minutes or 1 hour, then you are recharged kasi you undertook to do another task. So, pagbalik mo dun sa luma, and then magkakaroon pa lang sinasabi nga nila, aha moment. Yung sinasabi nila si Archimedes na Eureka. Eureka ni Archimedes, o, di ba? O, remember yung si Archimedes, the king was so troubled because akala alam niya ninanakawan siya ng kanyang pinagpapagawa ng kanyang Crown. mga sa ano Corona. niya, mga gold ano niya, ornaments niya eh, sa Oo. ano niya, sa ulo niya, sa mga crown niya, everything. Hindi niya lang alam paano niyang mauhuli yung gumagawa, di ba? So tinanong nila si Archimedes to solve the problem. How did he solve the problem? When he was taking a bath, nakaano siya, nakita niya yung tubig lumalabas doon sa bathtub. And then sabi niya, Eureka moment. Kaya nga sabi nila, when he had that Eureka moment, sabi nila, he did not have any clothes on. Kasi na, he was able to figure na yung water that has been displaced could be ascertained in order to know the weight of that material that we are using. Kaya yung sa gold nila, inano niya sa water, nakita niya yung water na displaced, eh kulang doon sa sinasabing dapat eh ginto, laman ng ginto. Kaya yun yung Eureka moment. Yan yung sinasabi nilang aha moment. Aha. Oo nga, eh, kaso mukhang kulang tayo dun sa aha. Puro tayo reactive lang. Hindi rin naging proactive, no? Hindi rin nag-isip muna ng Oh, yun maaga. sinasabi mo. Tama ka dyan. Oo, di ba? Dapat eh, noong pa lang na nagsisimula na nabalita dito sa China na ito nga may kumakalat na virus, inisip na natin na pwede yung pumunta sa ating bansa kasi alam natin nagta-travel itong mga Chinese na ito, di ba? Tapos nagtitrade tayo din with them. So dapat nung una pa lang eh, pinag-isipan na yan ng ating mga kababayan, ay ng Anyway, ating nasa sabi ko pamahalaan. nga, anyway, tapos na yan. Oo nga, wala na tayong Patay na magagawa. natin, Oo. that's already passed. So now Oo. we now start with this clean slate. And what is that clean slate? We now redo and rethink what we had been doing that could
possibly be wrong or kaya erroneous o kaya does not solve the problem that we have in hand. Mm-hmm. Importante yan eh. The past is already the past. Yes, so hindi na natin maibabalik yun. No? Hindi natin maibabalik yung pitong buwan. Pero kailangan you learn lessons from this. Eh. Mm-hmm. So you do not repeat them. Mm-hmm. Yun ang importante. Even in business decisions, you have to, you know, take back and look at what has happened. Look at that, what has happened. Kita mo naman. Pero dapat imagine, ngayon na tayo matuto, ha? Hindi pwede na parang ipagpapaliban pa natin yung mga dapat na desisyon na ginagawa, di ba? Oo nga. And you were saying, kaya din, ano? Pero mo, ang galing-galing na pa naman ng Pinoy. Mm-mm. Ang galing nating magsalita ng English. Mm-mm. Maraming business process outsourcing. Mm-mm. Eh, yan. Tinamaan yung ABS-CBN, nasara. Mm-mm. Alam mo, yung pagsasara ng ABS-CBN, nandun na ako, maraming violations, maraming ano. Pero, may tama sa atin yan kasi ang tingin ng foreign media publications, the well-respected foreign news publications, katulad ng The New York Times, The Guardian, Al Jazeera, Yahoo, AP, ang tingin nila, idinikit nila sa press freedom issue. Eh. Although that is not true kasi pwede naman tayo magsalita na magsalita, di ba? Kaya lang, yun... Anyway, mga kaibigan, mag-break muna ulit tayo muna at babalik po ang In the Heart of Business.